Pakulaog, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, may customer tayong isa. Ayan, marami tayong customer. Ayan, ang dami pang gagawin nating makina. Kaso nga lang, wala pa mga parts. Pinaayos ko pang mga crankshaft. Ayan. Okay. Dami tayong gagawin. Ah, dito tayo sa dumating, kay sir. Itong kay sir, anong bibilin mo, sir? Elbo, ano? Elbo lang. Tapos ang motor mo ay 3 years. Ah, ito yung nangyari. Pwede mayroon sa sisa. Ito yung nangyari sa akin, sir. Dumating si sir dito sa amin, mga idol. Share ko lang sa inyo to, ha. Ayaw ko kung mangyari sa inyo to. Ito yung natakbo. 11,000 lang. Ibig sabihin, malapit lang kayo, sir, no? Dito lang, no? Ayan, 11,193.5. Ito yung motor ni sir. Bibili siya ng elbow sa amin. Ito lang sadya niya, elbow. Ito sana sadya niya. Ito lang, B-Max elbow, ayan. Sa magtatanong magkano sa amin to, 1.7 ng B-Max na elbow, ano? Ayan. Kaya papalitan ni sir sa loob ng tatlong taon, butas na yung kanyang stock elbow, yung bakal. Ito. Sira na. Ngayon, kakalasin ang tornilyo. Sabi ko, sir, mahihirapan tayo. Kung sakaling maputol yan, walang sisiya. Nag-iisip si sir, gawa ng gagastos, gawa ng bubunutin ng head, ipapatanggal natin. Ayan, putol na. So ngayon, si sir ang dumiskarte. Sabi ko, sir, ikaw na lang ang kumalas. Ano, sir? Tama? Tama. Ayan, sabi ko, ikaw nalang kumalas, sir, ano? Tapos, nung nakalas ni sir ang isang piraso, itong isa, maluwag na itong isa, kalas na, ang isa ay naputol, mga boss. Ayan. Ito yung tornilyo. Ayan. Pinahiram ko si sir ng tools, at ito yung ulo, naputol na, mga boss. Ayan, ito yung tornilyo, naputol na, sa tambotyo, no? Kaya ako siya ang pinakalas dahil sinubukan ko din. Dahil ayaw ko nga maputol, talagang matigas. So ngayon, si sir nang sumubo. Ito nga nangyari, naputol din, mga idol. Ayan. Yun nga sabi ko sa inyo, mga boss. Kung sakasakaling bagong kuha ang motor nyo, o second hand man, tapos stock tornilyo pa nakalagay, palitan nyo na. Dahil itong bakal, mga boss, pag nagtagal, unang-una, kakalawangi, lalambok. Tapos, yung pinaka-thread nito, kung halimbawa ito, halimbawa lang ha, ito. Ang pinaka-thread nito, kakainin to ng aloy. Sa tubig, sa init, basa, init, ganyan. Basta laging nababasa, nainitan. Siyempre, makina yan. Ang tornilyo didikit sa head, aloy, kakapit na. Ngayon, pag pinirsa natin, mapuputol. Kaya ganito nangyari nung kay sir. Bubunutin namin, palaki tuloy ang gastos kasi kailangan bunutin. Kaya kailangan din palitan dahil nga butas na to. Ayan, putol, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Kung sakasakaling sa inyo ay karni pa rin ang nut, yung pinaka-bolt niya sa tambutyo, no, yung dalawa, palitan nyo na lang ang stencil. Ganito ay papalit nyo, mga boss. Ayan, ganito ay papalit nyo, mga sir. Stainless na. Ayan, kasi ang stainless, pag naibaon mo na to sa head, kahit hindi na siya makalas, hindi siya basta kakalawangin. Kasi stainless nga, no? Hindi siya bibigay. Pati yung nut, kailangan stainless. Ito dapat, kung sakasakaling ganito pa ang motor nyo, ha? Ganito pa ang nut na nakalagay. Palitan nyo na, sir, habang maaga pa para hindi lalaki ang gastos nyo. Magpapalit man kayo ng open pipe tuwing New Year o kailangan nyo magpalit ng elbow, ito na lang ang kakalasin nyo, yung nut. Matibay ang stainless, wag yung kulay black na ganito, napuputol din yun, mga sir, kasi kakalawangin pag kulay black. Mamaya, ayan, papakita ko sa inyo kung goods na, ano, kung bakit kailangan talagang palitan dahil nga naputas. Ayan, mga boss, ayan, o, kinain, o, pukpukin mo, pre, pukpukin mo. Ayan, naglaga na ang kalawang, o. Siyempre, pag stock elbow, wala yung katagal. Nako, ayan mo na. Doon mo na luwagan, putol pa, patay. Yan, mga sir, hindi na mabunot talaga yung ano, yung pinakadulo ng elbow, ayan, oh. Sa sobrang katagalan na, sa kabasa, init, basa, init ng tubig, ayan, ang nangyari, sir. Naiwan na mismo yung dulo ng elbow, sir, naiwan na. Talagang sobrang kalumaan na, oh. Yan, katulad, mga boss, paano pa natin yan? Wala tayong mga gawa, kundi pa machine shop, dahil naputol na mismo sa dulo. Pwedeng mangyari to. Ayan, mga sir. Ayan, lipat tayo. Patingin niya ako, pre. Ayan, pwede talagang mangyari sa inyo yan kung hindi nyo papalitan agad. Ayan, ang dulo nito, ayan, naiwan na. Ayan, no. Yun lang, mga kulaog, no. Sana may nakukuha kayong mga tips o kalaman na para hindi mangyari sa inyo to, ano. Tsaka bago natin tapusin, papalo na rin ako. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat.